Sa kasagsagan pang araw ng nakaraang eleksyon, ang pulveronic issue. Matapos ngang ibunyag ni FPRRD na may tumatakbo umano sa pagkapanghulo na lulong sa illegal na droga. Ngunit isa-isa nga rin naman sa mga kandidato noon ang nagpa-drug test sa PIDEA. Maliban nga lang kay Bongbong Marcos na sa ibang pasilidad sumailalim sa drug test na agad namang tinira at kwestiyon ng ilan, ngunit agad rin naman nitong direpensahan ni Atty. Vic noon. Ngunit kung unusual nga raw ang system, ay paniguradong may tinatago sila. Kaso nga lang, sadyang nagpabudol na ang mga botante at hindi naniwala sa babala ni Tatay Digong. Kaya ngayon, karamihan sa atin ay nagsisisi. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, ay siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Usapan natin ngayon itong mga pasabog na pag mayroon lang mag-follow up nitong pasabog ni Madam Marlica, tingin ko, wala na. The end na ang Kuting Jahas era. Itong narcolist ni Tatay Digong na allegedly kasama si PBBM plus yung pulburonic video, kailangan lang na mayroong magtestigo, magtestify na totoo. Kasi sa ngayon, iisa lang muna si Marlica with her puting ahas, yan lang. Somebody has to stand up, ilalabas ang mga alas na tinatago. Okay, so may naisip ako. Isang tao na pag siya nang nagsalita, itong tao ito, hawak niya itong dalawang alas. Alam niyo po sa baraha, alas, yan po yung pamatay. Pag ginamit mo na yung alas mo, patay ang kontra. So ang taong tinutukoy ko na may dalawang alas na susuporta sa mga pasabog ni Maharlika, wala pong iba kundi si Attorney Vic Rodriguez. Pag nagsalita na ito, si Attorney Vic, pag inilabas niya na yung dalawang alas na yan, patay kang bata ka, goodbye. Goodbye, yung mga nasa palasyo. Okay, unahin natin itong pulburonic video. Hindi pa yan nilalabas, ha? Maraming alam ni Attorney Vic Rodriguez sa pulburonic issue ng kanyang best friend. I don't know kung best friend. Basta they were once best friends. Malala nyo, nung grabing batikos ni Tatay Digong na may isang kandidatong adik, bangag, nagpupulburon, cocaine. Although hindi pinanganlan, ha? Nag-react ang mga kandidato. Kanya-kanyang drug test. Ha. So, karamihan sa mga kandidato doon sa PIDEA nagpa-drug test. Ang kapuna-puna, kapansin-pansin, maraming nag-react. Itong candidate BBM, nagpa-drug test siya sa ibang hospital ba, ibang outfit na hindi PIDEA. Kaya kini-question ng marami noon. Bakit hindi PIDEA? Ang sumasagot noon si Attorney Vic dahil siya ang spokesman. Siya ang dumedepensa kay PBBM na ganito, ganito, ganito. Hindi ko na matandaan ano yung reason. Ako noon na dahil nabulag ako, nabudol.
Nga, ngayon ko na lang na-realize na budol na pala tayo noon. O todo, paniwala naman tayo sa paliwanag ni Attorney Vic na hindi na kailangan pideya kahit saan dyan. Tapos, galit tayo kay Tatay Digong noon eh. Yung mga ganon pasaring. Di tayo naniwala kay Tatay Digong. So, pinaniwalaan natin yung mga paliwanag ni Attorney Vic na ganito, ganito. Ngayon, connecting the dots. Alam. Alam ni Attorney Vic na may itinatagong, may lihim ang kanyang best friend tungkol sa issue na yan. Pag siya ang nagsalita ngayon, patay kang bata ka. He can testify. Yung narco list na yan, polvoron issues, video, I don't know kung kailan, kung magsasalita pa si ilalabas ni Attorney Vic yung kanyang nalalaman, I'm not sure of it, but I am 100% sure. Ang daming nalalaman ni Attorney Vic tungkol dyan sa issue na yan. Sa nagsama sila ilang taon. Matagal eh. So, kung ang isang tao considered mong best friend, yung sikreto mo, mailabas mo sa kanya. At yung best friend mo, yun ang mag-advise. Ganyan ang nakikita kong relasyon ni PBBM at ni Attorney Vic. Talagang close sila. Kaya nga nung hindi na maiwasan yung sigalot dahil gustong-gusto ni First Lady Lisa na matanggal siya as Executive Secretary, bumigay ang presidente, but hinanapan niya kaagad ng posisyon as Presidential Chief of Staff. Pinirmahan kaagad ang appointment. Doon mo makikita na talagang mahal ni PBBM si Attorney Vic dahil hindi niya iniwan si Eric. Binigyan niya na ibang posisyon. Kailan sumunod, black eye. Alam niyo na yung black eye, yung palaging kinikinto ni Marlica, papunta sila sa New York. Nagalit yung isa, yung ma'am, Blinak ay ngayon dahil sa appointment ni Attorney Vic as Chief Staff, and the rest is history. Kaya napilitan, naghiwalay itong dalawa. So, yun po. Hintayin natin si Attorney Vic kailan niya ilalabas yung kanyang alas. Isang alas pa lang yan, ha? Pag nagsalita na ito, nako, ang taong bayan, I tell you. Kasi mayroon ng kakampi si Maharlika. Lalong magagalit ang taong bayan niya pag magsalita si Attorney Vic. Okay, ano naman itong pangalawang alas? Yung Smartmatic. Yung sa ngayon, ang nagsasalita pa lang si Attorney Glenn Chung. Although malakas na yun dahil signed affidavit eh. Kailangan mo ng panibago, ng kakampi. And I believe maraming alam itong si Attorney Vic tungkol sa Smartmatic issue na yan. Kasi yung ipinakita ni Maharlika sa isang vlog niya, ganito eh. Text message from staff of Lisa Araneta Marcos. Papunta kay Attorney Grenchong. Attorney, tinatanong ni Lam, Lisa Araneta Marcos, kung maka-attend ka ba sa meeting mamayang hapon, please confirm para ma-informahan ko si Attorney Vic Rodriguez. Ganon ang text ng staff. So, alam ni Attorney Vic yung mga sinasabi ni Attorney Glenn Chung tungkol sa Smartmatic na meetings, alam ni Attorney Vic. So, kailangan lang siyang magsalita. Ay lalo na kung mag-sign din siya ng affidavit.
Para katulad ni Attorney Glenn Chong, lalong titibay yun. Dalawang abogado, nag-sign ng affidavit na sinasabi na ito ang ginawa ni Lisa Araneta Marcos before election. Nako, patay sila. Pag yan ang nangyari, dalawang alas, yun na yung sinasabi ko. Smartmatic issue at saka pulburon issue, paputokin ng sabay, anong mangyayari sa taong bayan? Lalong kukulo ang dugo, o kung vulkan pa, lalong iinit yung temperature. At kung masyado nang mainit ang temperature ng vulkan, anong mangyayari? Sasabi. Magkakaroon ng, I don't know, yung, alam mo, yung taong bayan na galit na galit na. Ako, tuwan-tuwa ako pag nanonood ako kay Pinoy Survivor, PMA Baron 83, Captain Dado. Ano siya, out of passion. With a sincere heart, pagmamahal sa bayan, magsasalita. Pag ang taong bayan ginalit nyo, konting-konti na lang. Sabi niya, puputok ng tambayan, matatanggal kayo dyan, mga kongreso dyan sa Malacanang. Ganon si Sir Dado. Nako, ang sarap pakinggan. Ito yung sinasabi ko. Kailangan mo lang ng spark. Mitsa. Para kung dinamita, sinindahan mo, pumutok. Yun. So ito, si Attorney Vic Rodriguez, ang isa sa nakikita kong magpaputok sa bulkan o dinamita para sasabog ang galit ng taong bayan at may maliligwak na nakatira sa Malacanang. Kung kailan magsasalita si Attorney Vic, I do not know. Another usapan na yan. At umani nga ito ng samat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging issue nito. Alam mo, General, pera-pera lang yan. Siguro naman, sa 50 million, bawat isa, pulbos na yan, kada lima. Mga abswelto, siya kaya dyan. Sa usapin na yan, gawin agad ang dapat gawin. Wala nang daldalan, action agad para wala nang problema. Hindi masisisi ang taong bayan dahil nagtiwala kay PBM. Ngayon, unti-unti na naglalabasan at sumisingaw na ang mga kabalastugan na pinaggagawa nila. Kapag napuno na ang salop, kinakalos yan. Alam na ng taong bayan kung sino yung mga walang utang na loob. Panahon na dapat magpaliwanag sila kung ayaw nilang mawala na ng lupusan ang interes ng taong bayan sa kanila. Hindi na sila makakabolan yan. Tignan natin si Joy Barboza. Ayan, dahil pala mga palaga dito. Ma'am Arliza, hello. Ayan. Mari Victrindad, well, I'm feeling better, mga palaga. Nakatulong ang honey and manuka honey and lemon and lahat-lahat na mga you know, luya, ano-ano pa. Kaya lasang paksiw na ako ngayon. Alright. Pero actually, ang pag-uusapan natin ngayon at kailangan ko ng tulong ninyo, mga kababayan, dahil again, every time na mag-vlog tayo, puro problema ang sinishare ko sa inyo, problema na ginagawa ng sindikatong leader. So yeah, Bagman nasa Hawaii, Minority Black nasa Dubai, sisindakin, babayaran or liligwakin, ano ang gusto mo? Okay. So una muna tayo dito sa mga minority minority leader and members sa Congress. At sabi ko nga, kailangan ko ng tulong ninyo dahil, especially ng mga nasa Dubai, sa kasagsagan ng bagyo,
magkaisa ulit ang PDP Laban para labanan itong mga hindi magandang ginagawa ng administrasyon ng PBB. Pakinggan natin ang balita ng SMNI. Pino Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban na magkaisa na muli ang dalawang naabong faction dahil sa hindi pagkakaintindihan bago ang 2022 national elections. Sa pahayag ni Senator Robinhood Padilla, ibinahagi nito na nagkipag-usap siya kay Senator Coco Pimentel para magkaayos na ang mga opisyal at miyembro ng partido. Magugunitang bago ang 2022 elections, nabuo ang dalawang faction ng PDP Laban kung saan ang isa ay pinamumunuan ni Party Chairman at dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Ang isang natitirang faction naman ay pinamumunuan ni dating Senator Manny Pacquiao at kakampi nito si Senator Coco, ang anak ni PDP Laban founder Nene Pimentel Jr. Dahil mayroon nga hindi pagkakaintindihan ay napatalsik ng Duterte faction si Senator Coco at Pacquiao sa kanilang mga posisyon sa partido. Na maihay naman ang issue sa Commission on Elections, kinilala na legal na PDP Laban ang Duterte faction. Hindi rin pinabura ng COMELEC ang motion for consideration para dito ng Pimentel Pacquiao faction. Samantala, sa kabila ng mga hakbang upang magkaisa muli ang PDP Laban, ay sinabi ni Senator Coco na may pag-aalinlangan ang kanilang faction higil dito. Ngunit hindi na nito idinetalye pa kung ano ang rason ng kanilang pag-aalinlangan. Sunshine News Blast. Okay, so to me, that's good news kasi meron ng effort na magkaisa. Konting history lang, ano. Ang PDP Laban ay naipanganak dito sa Mindanao, dito sa Cagayan de Oro. Kung saan yung si late Senator Nene Pimentel, dito matagal na naging mayor si Senator Pimentel ng Cagayan de Oro City. At nung panahon ng martial law, isa yan si Mayor Nene Pimentel ang talagang nagkontra Marcos yung martial law. Anyway, that's the thing of the past. But alam nyo, ang roots ng mga Pimentel nasa Ilocos. Mga Ilocano ang mga ito. Natutuwa ako dahil itong si Senator Pimentel, lumalabas yung tunay niyang pagkatao, tunay niyang color. Ngayon na may nangyayaring hindi maganda, siya na lang ang real opposition. Yan si, sino ito? Contiveros, wala na yan. Tahimik na siya ngayon, sunod-sunuran na lang sa kagustuhan ng administrasyong ito. Sino pa ba? Wala namang opposition kundi si Senator Pimentel. Okay, so napakaganda ang samahan ng PDP Laban nung wala pang eleksyon. Ang nagpanalo, ang partido ni Mayor Duterte nung kumandidato siya is PDP Laban. At nagkaisa ang buong Mindanao at tinulungan ng Tagaluzon Visayas ang PDP, kaya nanalo ang ating PRRD. So medyo nagkahiwalay lang dahil sa eleksyon. Dahil yun na, gusto rin maging presidente ni Manny Pacquiao. But it's a thing of the past. So, kahit may pag-aalinlangan si Senator Pimentel, palagay ko madaling ma-resolve yan. Kasi, ang nakikita ko, ang gusto lang ni Senator Pimentel ay para sa kabutihan ng taong bayan. Yung mga nakikita niya na, di ba, ilang beses na siyang nag-file na siya ng kaso sa Supreme Court tungkol sa constitutionality ng Maharlika Investment Fund. Yun, saludo ako kay Senator Pimentel yung ginawa niyang yun. At sana, next year, may decision na po ang Supreme Court.
para malaman natin kung ano ba talaga yung Maharlika Investment Fund. Ako personally, duda ko niyan eh. Kalukuhan yan. Bakit ka magkaroon ng sovereign pa na hindi naman tayo super yaman? Nangungutang nga tayo eh. Nangungutang tayo ng ilan na, trillions of pesos ng utang. Tapos, sovereign fund. Ang sovereign fund para lang sa mga mayayamang bansa. Tayo, wala pa tayo doon. Kaya, ito, pangawarta lang ito eh. O pampapogi, pang-legacy. Duda ko sa motibo ng sovereign fund ito. Makikinabang lang yan yung mga opisyalis ng Maharlika Investment Corporation. Oh, nasaan na yung sabi ni Secretary Jokno o PBBM na end of this year, tatakbo na, ma-operational na ang Maharlika Investment Corporation. Wala pa. Ibig sabihin, marami pang problema niyan eh. Kaya sayang lang yung ano eh. Sayang lang yung 75 billion pesos pera natin yun from DBP at Land Bank at nakatenga lang yan. Hindi gumagalaw. Anyway, so yun, ang magandang ginawa ni Senator Pimentel dahil nakikita niya na delikado po ang pera ng taong bayan dahil sa Maharlika Investment Fund. Okay, itong pinasang budget, 5.67 trillion pesos, si Senator Pimentel lang ang umalma na unconstitutional na naman dahil hindi pwede yung dagdagan ng Kongreso yung budget na nire-request ng executive branch. Dapat ang Kongreso, doon lang siya. Either bawasan niya or i-approve niya. E ang nangyari, dinagdagan. Depende sa figures, ano, ang daming unprogrammed expenses na idinagdag. So again, si Senator Pimentel lang ang nakakita na mali yun. Dahil unprogrammed eh. Saan mo gagastusin yun? Paano mo gagastusin? Certification by, ano, liquidation by certification. Kaya saludong-saludo ako dito kay Senator Pimentel. At sana magkaisa na silang dalawa dahil ang tanging oposisyon na lang ngayon ay itong mga Duterte. Of course, si Senator Pimentel. Yung mga Dilawan, Pinklawan, name it, wala na. Dilima, wala na. Drilon, wala na. Poros ano na yan, kakampi na na ni First Lady Lisa dahil sila na talaga ang namamayagpag. Grabe, yung inaayawan natin na makabalik Dilawan. Nako, nabudol po tayo. Nakabalik talaga sila. Sila na ang controlling the government. So, salamat at meron pang Duterte. At sana, Pimentel, Manny Pacquiao, magkaisa na para sa kapakanan ng taong bayan. Yan pa, yung chat-cha na yan. May matinding plano yan eh. They want to stay in power forever. So, salamat. At may Senado pa tayo na dadaanan. Kasi kung walang Senado, nako, baka maging Prime Minister na itong si Tambaluslus. At ang presidente, maging figurehead na lang. Dekorasyon na lang ang presidente once nga naging parliamentary tayo. Yun lahat ang mga kinakatakutang political situation na magpapagulo sa bansa. At kailangan natin ng solid, yung credible na position. At ito na lang, PDP Laban ang opposition. So, good luck, Senator Robin Padilla. Ituloy nyo po yung negosasyon at sana yung alinlangan ni Senator Pimentel mawawala dahil ang mangingibabaw ang kapakanan ng taong bayan.
Ikaw ang piloto ng bansa, ikaw ang piloto. Nonostype kang ganyan. Hinahayaan mo yung mga co-pilot mo. Ha? Or baka si First Lady, siya pa, pinahawak mo na madubela. Nakaw! Si Kairik, alam niyo na yung kwento, diba? Nakulong si Kairik, tapos nun, si Badoy, no? Tapos nun, tigas ng Congress. Tigas eh. Tapos nun, para bang balat si Buya sila, tinanong lang. Tinanong lang, 1.8 billion ba ang nagastos ng ano, office ni Speaker? Kailan pa naging masama yung magtanong? Ah, tapos yan, nagkagulo-gulo na, nag-issue ng ano yung PMA year, mga PMA graduate, hindi lahat yan. Alam nyo ba kung ilan libo ang PMA graduate? Mula, palagay nyo lang 200 na lang yan, kada class eh. Kung mula 2,000 times 2, 2023, 200 times 2023, ilan na yun? Do the math. Di ba? 4,000 na yun, higit. 2 times 2, 4. Hindi, nagdagan dalawang zero. Hindi, atak ng zero. 4,000 na yun. 4,000. From 2,000 lang yun. Eh, 1980s pa. 1990s pa. Kaya may mga 8,000 siguro yan. Doble mo, no? Mga 8,000 siguro. Or more. Buhay pa yung matatanda. Kaya pang pumirma. Kaya pang pumirma. Ang punto, in so short a time, para lang wala pa kasi sa korte, ito, in the spur of the moment, may gumawa ng manifesto, pare-pares ang damdamin, isa lapit ang galingan eh. Isang eskwelahan lapit ang galingan. Tapos, ng pirmahan. Mga 154, let's say 200 na, up. 10,000 both active and retired, di ba? So hindi biro yan. Pero pagka pumirma ang isa sa klase PMA class, ang iniisip na iba represented yung buong klase. Ngayon pagka critical yung situation, as in magkaroon ng opposition at saka administration, yung iba, they take a stand for whoever they believe in. Kaya maghati yan. Pero sa nakikita nyo, pagka nakita yung mga personalities doon, meron doon, ano pa eh? Ilang baro ng pumirma doon? Ang dami doon, panay cadet captain yun eh. Nung ano eh, tas generals, merong... Meron din namang hindi ano, may mga colonels, meron mga major, may captain. Meron ding non-grads pero member ng class, no. Pero ako nakita yata ron. The point is, if you want more signatures, then gusto niyo ulitin natin and then magkaroon ng more na signatures. Pwede naman 'yun. Pero para magkaroon ng relief agad sila ka Eric and si Dr. Lorraine Bado. Ayun, nilapas ka agad. Within a day. Hindi, ayun na. Diba? Yung may mga unang manifesto noon pa, na inabot ng 1,000 eh. Ng 1,000, kaya, Congress, huwag niyong baliwalain yung pirma na yon. Para sa kanila, doon sa mga pumirma, sagrado sa kanila yon. Basahin niyo every line ng manifesto na yon. Nung pinipirmahan niya ng bawat isa, damang-dama nila yung sinula doon sa manifesto na yon. Because bago pumirma itong mga tao na to, itong mga official na to, bago sila pumirma, inisip nila muna kung, uy, teka, pipirma ko yung pangalan ko dyan. Mahalaga sa kanila yung pipirma yung pangalan nila because tatayuan nila yon, titindigan nila. Kaya damay-damay na yan, pagka, no,